Okay, so hello. Ito na naman po tayo at ito na ang video tutorial kung paano mo sasagutan yung mga activities dito sa lesson number 2 gamit ang Google Classroom at ang ating very own e-learning. Okay? So, kailangan naka-login ka muna sa iyong DepEd email para ma-access mo yung Google Classroom at ilagin mo na rin ang iyong e-learning account sa e-learning website para nasusundan mo itong tutorial na to. Okay? So, gaya ng sinabi ko dun sa na unang video lesson na may mga items or activities na sasagutan sa Google Classroom, naka-Google Form sila, may isa dun na naka-Google Docs, meron din namang mga activities na sasagutan sa e-learning. Okay? Huwag kayong mag-alala, hindi naman siya ganun kadami kasi yung iba doon ay discussion. Okay? Kumbaga sa e-learning, sharing lang tayo doon, sharing. Okay? Tapos yung isa doon ay assessment, doon din sa e-learning yan. Okay? So, simulan na natin. Ang what I know. Hey, wait, nasa na? Ayun. What I know. This is multiple choice. May correction tayo sa number 1, ha? Kinorek ko na yan sa Google Forms. Okay, so tingnan natin ang itsura niya sa Google Forms. Wait, nasa ng Google Forms ko? Hindi ito. Uy, may aso. Char. Teka lang ha. Nasa na ba yung ano ko? Google Forms. Let me just look for it. Google Forms. Nasaan ka na? Ayun, ito po. Ito, gamitin natin yung section ng ano. Humanity. Okay, what I know. Tingnan lang natin si what I know. Okay, ito po. Si what I know ay ganyan as usual. Type your name. Tapos, ayan, select the answer of your choice. Ganun po. Okay? Select the answer of your choice. Ayan. Click lang kayo ng ano nyo dyan. Choice nyo dyan. It's 5 items. So, 5 statements siya. Then, submit. Okay? Makikita yan sa Google Classroom. Okay? Kasi naka-Google Forms po siya. Okay. Next naman. Ito, what's in? Ito na yung part ng ano, discussion or sharing. So, ito naman ay sasagutan nyo dito sa e-learning. Let's say, ito yung e-learning account mo. Ito ay account ng isang estudyante at pinagpaalam ko to sa kanya. Thank you so much, Abilion. Okay, so, i-demo ko dito kung paano siya ginagamit. Paano siya sasagutan. Okay, kung nakalagin ka na sa account mo sa e-learning, dito sa left side, nandyan yung specialization mo, which is yung CSS. Kung gumagamit ka ng desktop or laptop, ganyan, nasa left side siya. Kung cellphone naman, kiklik mo syempre yung burger button. Yung burger button po yun nasa upper left corner na tatlong horizontal lines. So, yun. Menus yun. Napin mo lang yung specialization na computer system servicing. Okay. So, may pa-announcement nga pala tayo dito. General announcement from our education program supervisor na starting April 16 ng 6 PM up to 6 PM na April 17 naka-down at unavailable ang e-learning portal. Okay. So, ma-access nyo lang to by 18, which is Sunday. Ayun po. Okay. Yan. Announcement lang. Okay. So, ito. Click si Computer System Servicing, di ba? Para yun nga. Okay. Impusahan natin kung paano nag-a-attendance dyan. Pagka-click mo ng Computer System Servicing, automatic, dadaan na yan or lalanding na yan sa announcement. Okay. Sa announcement page, ayan, lagi ako naglalagay ng attendance for the week. Just comment down the words. Present dash April 19, 2021, kung yun ang schedule ng section ninyo. Dito sa section ng Humanity, yan yung schedule nila. So, magko-comment lang dyan ng yung comment. Dun, yung comment ng attendance. Yung words na present dash April 19, 2021 and then post comment. Okay, so ganun po. Okay, syempre hindi ko ito po post kasi hindi pa naman siya mag-attendance. Okay? So ganun lang kasimple ang attendance. Okay, now, pagkatapos mo mag-attendance dyan,
sasagutan mo, 'di ba? Yung pinapasagutan ko, dito. Ito, what's in? Nasa discussion siya. Ito po 'yan, oh. Home announcement, lesson, assessment, discussion, summary, repository, wiki. Ito yung discussion. Okay? Click mo yung discussion. Tapos, makikita mo yung mga sharing questions natin. Okay? Yun po. Basahin natin dun sa what's in. Ito siya. Yan, what's in. Okay? Module 2, Part 1, Lesson 2. Okay? Yung itsura niyan, kapag kayo ay nag-answer, halimbawa ito, nag-answer na si Abelion, ito yung question ko, for example, sample questions lang ito, tapos ito yung answer niya. Ayan. So, tingnan natin kung paano nag-answer dyan. Okay? Ito yung aking first na discussion, yung sharing natin during the synchronous class. Module 2, Part 1, Lesson 2, What's In? Okay, in lesson 1 of this module, you have studied about introduction or overview of network services as well as network service providers. Now, in one sentence, how would you express the following terms? Okay, the first one, network services. Paano mo siya ma-explain? How do you define network services? In one sentence lang. Siyempre, short sentence lang to. Okay, kung gusto niyo mag-Tagalog dyan, okay lang. Sige. Like, gusto niyo mag-English, mag-Espanyol, sige. Okay, wag lang kayo mag-Bisaya kasi di ako marunong magsalita ng Bisaya. Okay, so, ayan. Network services at network service provider. So, paano nagsasagot dyan? Ito ay sharing, okay? Sharing to. Just click the answer the question. For example, gusto mo na sagutan tong network services, click mo lang yung answer question and then i-type mo lang. Network services is the blah, 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 blah. And then post your answer. Okay, so ganun lang. Ganun lang po. Kasimple. Okay? Siyempre, hindi natin ipopost yun kasi hindi pa naman siya sasagot. And then, magre-reflect na yan dyan sa ilalim. Okay. Okay, next. Ganun din naman sa question number 2. Okay, network service providers. Paano mo siya explain? Ganun lang din. Click mo lang yung answer the question. Tapos, mag-type ka ng sagot mo and then post the answer. Okay, ganun din. Pwede ka rin dito mag-ask ng question if you want. Pero huwag ka na mag-ask ng question kasi ako na nag-ask ng question eh. So, ask ka ulit ng question. Diba? Okay. So, wala nang ganun. Okay. So, ayan. Just answer the, answer the question. Okay. Now, ayun. Yun po yung sharing natin. Yung ating pinakaunang sharing sa What's In. Ito po ay nasa discussion board ng e-learning. Okay, ang sunod na gagawin dyan is ito, what's more. Itong what's more, nasa Google Classroom to. Naka Google Forms siya. And tinanan natin siya sa Google Classroom. Saan na ba yung Google Classroom ko? Ito. Yung what's more. And tinanan natin. Just type the name. Tapos, ayun, select RC kung router configuration yan, HC kung host configuration, SC kung software configuration. Yan. So, just read the statement, tapos select ka lang dun sa tatlo. Okay, this is 1, 2, 5. And then, click submit. Okay? So, ganun. Okay. So, next, itong what I have learned, ito ay nakalagay sa discussion board ulit ng e-learning. So, punta ulit tayo sa e-learning para makita yung nasa na yun? Discussion board ng what I have learned. So, ito po yan. Yan. Scroll up lang. Module 2, Part 1, Lesson 2, What I Have Learned. In this lesson, we focus on the types of network services. State what you have learned by answering the following questions. Sharing ulit po ito. This is during the synchronous class. Okay. So, pwede nyo itong sagutan in advance actually. Kung mapapanood nyo na yung aking video lesson, pwede nyo itong sagutan para kapag during the synchronous class ay i-review nyo na lang yung answer nyo, di ba? O di ba, bongga, nakasagot ka na. Kasi sharing naman po ito. Okay.
So ayan, ang pinakaunang question ay what are the types of network services? Oh, paano ka mag-answer ng question? Click mo lang yung button, tapos ayan, may mga formatting ka dito. Gusto mo i-numbering mo, number 1, o gusto mo bullets, no? Ano yung mga sagot mo? Printer services, number 2, information services, okay, so on and so forth. Then post your answer. Okay. Ganon. Next question, number 2. Based on your knowledge and understanding about some components of network services, what do you think is the significance of the cited services in your day-to-day routine as a learner? Okay, so personal answer nyo na to. Pwedeng Tagalog kung gusto nyo mag-answer dyan ng Tagalog. Bilang isang estudyante, no? Anong significance ng mga services sa'yo sa iyong day-to-day routine? Okay, bilang ikaw as student, okay, yung mga services na na-discuss, especially yung mga file services, file management, no? Anong importance niya sa'yo bilang estudyante? Ayun, communication services, anong magagawa niya sa'yo bilang estudyante? Ayun, click the answer question and post your answer. Okay, this is for sharing purposes po. Yan, okay. So, ayun po. Next naman, puntaan natin yung what I can do. Okay, yung what I can do, magkaiba ang gagawin ng online learners sa offline learners. Dito muna tayo sa online learners. Kukomplete nila yung diagram about sa types of network services. The first one is done for you. Okay, ayan, printer services. Kailangan mo ilagay yung pangalan ng services. Okay, 5 yan. So, 6 actually ang nandun sa module. So, pili ka na lang ng 5 kung anong gusto mo. The first one is bonus na. Ayan, printer services. So, kailangan mo na lang ng 4. Tapos, brief explanation. Okay, sabi dito, definition, short definition, I mean, or example. Ayan, pwede ka maglagay ng short definition or kaya maglagay ka ng isang example. Ayan. Okay. So, anong itsura niya sa Google Classroom? Kasi sabi ko nga, naka-Google Classroom to, no? Teka, punta tayo sa Google Classroom. Ito po siya. Yan, gagamit ko yung account ni Rabbi. Okay, so ito, what I can do, module 2, part 1, lesson 2. Okay, dahaba, no? Okay, so ito, i-click mo lang tong Google Docs. Okay, mag-open na yan sa Google Docs. Okay, wala ka nang ilalagay dito na pangalan kasi may pangalan ka na dyan. Ang kailangan mo na lang ilagay ay i-type mo yung sagot mo. So, mas sinimplihan natin. Huwag na natin lagyan ng mga diagram. Mas komplikado pa yon, no? So, ito, naka-Google Forms na siya. Ay, naka-Google Docs na siya. Tapos, ito yung kaninang sample, di ba? Huwag mo na alisin yan, no? Mag-select ka na, mag-type ka na nung susunod. Ayan, information, ganon. Information services, for example. These are the blah, 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 blah. Okay, hanggang number 5. Oh, yun lang po. Okay po, 5. 5 dapat. Okay? And then, don't forget to check the rubrics. Ito ang rubrics niyan. Okay, unang-una, kailangan may quality of statements yung sagot mo. Very informative siya at well-organized. Kaya nga, short description, tapos lagyan nyo ng example. Yun yun. Okay? It varies na. Kung short description lang o kaya example lang yung nilagay mo, ayun, bababa na syempre yung ano, yung rating mo doon sa rubrics. Pwede siya maging 3, maging 2, hanggang sa what, totally wala ka talaga na isagot, o 1, ganun po. So per ano kasi yun, per item, that will give you 20 points. Okay, ibig sabihin per number yung binigay mong services, yung definition niya at example. Ganun po ang gusto ko makita per number, okay? So, syempre yung grammar natin ayusin kasi dito kailangan English ang sagot nyo. Okay? So, dapat virtually walang wrong spelling, walang wrong punctuation or grammatical errors. Yan. So, gagamit kayo dito ng Grammarly to check your grammar and spellings. Okay pa? So, ayan yung rubrics niya.
Pag few spelling errors, punctuation grammatical errors, ayan, pababa siya ng pababa. Pag tinagalog o beginner lang yon. Okay, so ganun po. So gamit kayo ng Grammarly dito. Kasi about grammar yan. Okay, and then pag natapos mo siya sagutan, don't forget to click the turn in button. Kasi karaniwan nangyayari dito, nakakalimutan i-click yung turn in button. Click lang yung turn in button. Okay, so ganun lang po siya. Click, turn in! Okay, so yun. Huwag nyo na i-click tong share. Okay, kasi automatic makikita ko yan eh. No, alam ko din naman na naka-send sa inyo kasi ako gumawa niyan. Diba? Pero kailangan nyo maklik yung turn in para malalagyan ko siya ng score. No? Tsaka makakomentan ko na yung ano nyo. Mag-reflect na doon yung scoring nyo sa rubric. Okay, so ganun po. Ganun po yung what I can do. Okay, next naman, paano sa offline learners? Okay, since kayong mga offline learners or modulars ay nagsisend kayo sa akin through messenger ng sagot nyo, ayan, sagutan nyo lang syempre sa papel, kagaya ng dati natin ginagawa. Ayan, express your knowledge and understanding on the types of network services. Be answering the following questions. Number one, ayan, file management, bakit daw siya importante sa'yo? Bilang learner, ang properly pag-manage ng files. O, syempre, in English yan, mga anak ha. Sagutan nyo yan in English. And then, ganun din ang rubrics niyan. The same lang ng rubrics nung kaninang pinakita ko. Meron siya sa structure ng sentence. Dapat very informative at complete. Okay? Dapat hindi naman sobrang one word lang yung sagot mo. Or three words. Ganun, sobrang namang onti yun. Siyempre, gawin yung sentence talaga. O, 2 to 3 sentences is enough. Ganun. Okay. Number 2, ano daw ang effect? Paano nakaka-apekto ang communication services sa business at schools? Okay, so yun. In your own words, explain nyo lang yan. Okay? So yun din, 2 to 3 sentences po in English. Ay, gamit na rin ng Grammarly para ano, no? Ang Grammarly ay na-access naman yan para polished ang statement at hindi barok ang English nyo. Kasi ang rubrics nyo ay ganun din, kagaya dun sa kanina. Okay, now, assessment. Ito, paano natin sasagutan ng assessment? Ang assessment ay nasa e-learning. Nasa na ang e-learning ko? Ito. Ayan, dito po. Balik tayo dito sa e-learning. Yan, assessment. Kitang-kita naman, tabi lang siya ng discussion, di ba? Click nyo lang yung assessment. Tapos, ito, third quarter. You have 10 items. Click mo tong icon na to, yung may tooltip na take assessment. Ayan, click natin. Sample natin siya. Ito yung true or false. Ito po to. Select true if the statement is correct. If not, false. Yan. Radio button naman to. Yan. Select lang kayo. Hanggang makarating kayo ng number 10. Number 10. And then, yan. Click. And then, submit assessment. Ayan. So, ganun. Ganun po. Okay. So, madali lang, diba? Tatry natin talaga itong e-learning para matry talaga natin siya. Okay. So, yun lang. Ganun lang po siya kadali ang ating mga gagawin sa ating ano, sa ating e-learning at sa Google Classroom. Okay? And yun, tapos na kayo sa inyong lesson number 2. Okay. So, thank you so much. At yun, hanggang dun lang po. Okay. So, ipopost ko ang video tutorial na to kasabay ng video lesson. No, para mabisita nyo at alam, hindi kayo nga kapag mag-access na kayo dun sa mga platforms na gagamitin natin. Okay? So, thank you so much and have a great day po. Bye!